Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Akol. Taong 1970, Sipaco, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar ang pamilya ni Akol. Marami silang naninirahan doon, mga nasa 10 pamilya. Dahil sa rami, itinuturing ng isang sitio ang lugar nila. Kahit malayo sila noon sa sentro ng baryo, hindi naman sila gaanong nababahala. Lalo pa tuwing meron silang pangangailangan, may mga nauutusan silang pumunta roon. Milya-milya ang layo ng baryo sa lugar nila. Kaya kung bumisita sila sa lugar na yon, isang beses lamang sa isang buwan. Kapag wala naman sila gaanong ibinebenta, hindi na talaga sila pumupunta. Bagaman malayo sila, masaya naman doon ayon kay Akol. Kahit purong mga bundok ang pumapalibot, hindi na nila yun gaanong pinapansin buhat sa meron naman itong pakinabang sa kanila. Ang nagsisilbi nila noong tagapagdala ng kanilang mga paninda sa baryo ay yung tsuhin niyang nagngangalang Ugdoy. Nasa 40 taong gulang na yon noong mga panahong yon at meron na ring pamilya. May 2 supling, isa rito babae. Kaya yun ang naging katiwala ng kanilang lugar sa kadahilan ng tuwing may ipinapabenta sila rito, uuwi yon ng may hawak na kasulatang detalyado. Nasusulat doon ang dami ng mga nabili sa kanilang paninda at kung ano ang mga pinaggastusan nito. Minsan, humihingi yon sa kanila ng karagdagang bayad na siya namang hindi na nila sinisingil pa. Ayon kasi kay Akol at sa kanyang asawa, tulong na lamang nila yon sa tsuhin niya. Sa halos ilang taon nitong tagapagbenta ng kanilang mga saud sa baryo, wala namang doong nangyaring kakaiba. Kampante naman si Akol sa tsuhin nilang yon, lalo pat palakaibigan nito at marami na yung kakilala sa baryo. Subalit ang akalang yon, isa palang matinding pagkakamali. Isang hapon, habang naghihintay sila sa pagdating ng kanilang tsuhin, nasipat nila ang kalabaw nito na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanilang sitio. Noong una, inakala nilang nasa kangga nito ang kanilang tsuhin, pero paglapit ng kalabaw na yan, laking gulat na lamang nila nang bumungad yon sa kanilang nakahiga sa itaas ng kalabaw. May mga tali ang kamay at paa, tapos nangingitim na ang leeg nito. Hirap na rin yung huminga, na parabang nagdadalayo ng isang matinding karamdaman. Ang labis pa noong ikinakabahala ni Akol ay noong nasipat niya itong dumidilat-dilat tapos bumubula ang bibig. Sinubukan din nila yung kausapin pero sa kasamaang palad parang hindi sila nito naririnig. Dahil dito, nagdesisyon silang dalhin yon sa kanilang amain para patingnan upang malaman ang kasalukuyan nitong karamdaman. Upang mapadali ang kanilang pagpunta sa tahanan nito, humingi na sila ng tulong sa iba pa nilang mga kadugo, mapasan lamang ang tsuhin niyang yon. Sinubukan din kasi itong buhati ni Akol, pero hindi niya yon magawa-gawa sa kadahilan ng parang dumoble ang timbang nito. Sa pagdating nila sa bahay ng kanyang lolo, agad naman nila yung nasilayang abalang-abala sa paglilinis ng bahay nito. Pagsilay naman ng matanda sa kanilang grupong nagmamadaling lumapit dito, dali-dali sila nitong sinalubong para tulungan. Habang tinitingnan ng matanda ang tsuhin niya, wala naman silang nagawa kundi magmasid. Maya-maya pa, nang tumigil na ng bahagya ang matanda, bigla naman yung napatingin sa kanya habang nagwiwi kayo ng "Mayang gaw itong dinadala. Hindi ito patagong ipinasok sa kanya, bagkus ay sapilitan ito. Pasensya ka na, Akol. Wala akong maitutulong dito. Alam niyo naman, purong nasa kaliwa ang pamamaraan ko ng panggagamot. Hindi nito saklaw ang anumang uri ng karamdamang ibinigay ng aswang."
dagdag pa nito na sa kahit na anong aspeto, mas mangingibabaw pa rin ang kapangyarihan ng mga ganap na demonyo kung ikukumpara sa mga katulad nilang mangkukulam. Mariinding inilahad ng matanda sa kanya na kung maaaring pag-usapan ang ganoong hindi pagkakaunawaan, mas mainam na gawin nila ito kaysa umabot pa yun sa dahas. Ayon pa rito, pansamantala kaya niyang pigilan ang mga sintomas ng yanggaw, subalit hindi yun nangangahulugan, naligtas na ang kanilang kasama. Matapos naman yung marinig ni Akol, agad naman siyang sumang-ayon sa nais mangyari ng matanda. Sa isip-isip niya, mas mainam ng ganon kesa naman makita niya itong naghihirap sa karamdamang hindi naman nila mawari kung saan ang galing. Makalipas pa ang ilang minuto, doon nila nasilayan ang dinakot nitong itim na supot sa ngalangala mismo ng tsuhi niya. Sa paglabas nito sa bunganga ni Ugdoy, bigla namang umalingasaw doon ang hindi kaaya-ayang amoy. Kung hindi pa ngayon sinunog ng matanda, marahil ay meron ng mangilan-ngilan sa kanila ang mapapausog ng sikmura. Sa pagsapit ng alas 7 ng gabi, minabuti na nila Akol na umuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Kinaumagahan, una niyang pinuntahan ang pamamahay ng matanda upang ilahad dito ang gagawin niyang pagtungo sa baryo. Halos hindi na kasi siya noon mapakali, lalo pat alam niya kung gaano ka mapanganib ang yanggaw ng mga aswang. Sa pagdating niya sa tahanan nito, doon niya nakita ang tsuhi niya na payapang nakaupo sa labas ng bahay ng albularyo. Paglapit niya sa kinaroroon na nito, agad naman niya yung tinanong ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman ni Ugdoy ang kanyang sinabi, mahinaho naman yung sumagot sa kanya ng, "Akol, mga bagong salta yon sa Saudan. Hindi ko alam ang kasalanan ko sa kanila pero sinabi ng isa sa mga ito, lubos nilang kinamumuhian ang mga nilalang na may bahid ng pagiging isang mangkukulam." Dagdag pa nito na, matapos mangyari ang mga bagay na yon, walang kaabog-abog siya nitong tinigalpo sabay bitbit sa kanya patungo sa dulong parte ng baryo. Pagdating nila sa isang masukal na gubat, itinali siya nito sa isang puno at kasabay nito ang mabilis na pagpapalit-anyo ng mga nilalang. Sa pagkakatanda ng tsuhi niya, nasa humigit 5 katao ang dumukot sa kanya. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayaring yon, kinalas nito ang lahat ng karga niya sa katawan bago siya painume ng iba't ibang uri ng likido. May laway na nanggagaling sa bunganga nito, langis na kulay itim, at ang hindi malimut-limutan ng tsuhi niya ay yung namumuumuong langis na nakasilid sa isang itim na supot. Sa lahat ng likidong kanyang natikman, yon ang pinakapangit sa lahat. Bukod kasi sa hindi nito katanggap-tanggap na lasa, may baho rin itong hindi pa rin naaalis sa bunganga niya. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinalhod pa siya nito sa harapan bago siya nito tuluyang pakawalan. Sa sobrang takot ni Ugdoy sa mga pangyayari, ni hindi na sumagi sa kanya na makakaalis pa siya roon ng buhay. Pagkalahad naman ito ng lahat ng yon, bakas sa pagmumukha nito ang matinding takot at pagkabahala. Yung tipong sa ekspresyon pa lamang, malalaman mo nang hindi yon nagsisinungaling. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, minabuti na niyang magpaalam sa matanda. Hindi naman siya nito noon pinigilan, basta ayon dito, huwag siyang magpadalos-dalos sa kanyang mga gawain. Mariin din itong ipinaalala, ang mga aswang ang kalaban nila, kung kaya't hindi roon uubra ang anumang aral na tinatangan niya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, bantog na mangkukulam ang pamilya ni Akol. Sa kanilang sityo noon, sila ang nagsisilbing depensa at opensa ng lahat ng taong naninirahan dito. Marami na ring nailibing sa lupa itong si Akol kapalit ng kapayapaan ng kanilang lugar.
Hindi rin may pagkakaila ng matanda ang tanga niyang karunungan, lalo pat marami na rin yung napatunayan. Sa pag-alis niya sa kanilang lugar, dala-dala niya ang iilan sa mga makakapangyarihan niyang armas. Meron din siya noong bitbit na sundang nang sa gayoy manatiling handa sa anumang pangyayari. Nang akmang papalabas na siya sa kanilang sityo, doon niya nasipat ang tatlo niyang kasama na kanina pa palang naghihintay sa kanya. Oh, bakit nakabihis kayo? Ako lang ang bababa sa baryo. Huwag na kayong sumama. Bungad na wika ni Akol sa mga ito. Nang marinig naman ang tatlo ang kanyang sinabi, pilit naman yung nagsawalang imik na parabang walang naririnig. Maya-maya pa, doon na naglakas loob ang isa sa mga ito na sumagot sa kanya. Manong Akol, sasama kami. Hinding-hindi mo kami mapipigilan. Pasensya ka na. Tungkulin din naman naming maiuwi ka rito ng buhay. Wika ng isa sa mga ito. Pagkarinig naman ni Akol sa sinabi ng lalaki, agad naman niyang binunot ang kanyang sundang para takutin ang mga ito. Subalit, nang mapansin niya yung walang bahid ng takot sa kanilang pagmumuka, doon niya napagtanto, seryoso ang mga ito sa nais nitong mangyari. Naniniwala kasi si Akol, ang mga kasamahan nilang may bakas pa ng takot sa pagmumuka, hindi pa yun porsigido sa mga bagay na ipinaglalaban ng kanilang grupo. At ang mga ganoong tao ayon sa kanya, madaling namamatay sa mga panahon ng gera. Isa rin yun sa mga pinagbabasehan niya sa mga taong hangad na makipag-isa sa kanyang mga paniniwala. Matapos naman niyang masubok ang tatlo, agad naman niya yung inutusan na kumuha ng masasakyan nilang hayop. Pagbalik ng mga ito, meron na yung daladalang tatlong kalabaw na kanilang masasakyan. Magmadali na tayo. Mahalaga ang oras, lalo pat hindi natin kilala ang ating mga kalaban. Siguruhin niyong wala kayong makakalimutan. Konting pagkukulang lang, buhay niyo magiging kabayaran. Wika ni Akol sa mga ito habang sumasakay sa kanyang kalabaw. Nang marinig naman yon ang tatlo, dali-dali naman yung sumunod sa kanya. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakbay, napakalayo na nila sa kanilang sityo. Ang kanilang mga dinaraan na noon, purong mga kakahuyan at talahiban. Malalawak din ang patag na lugar na kanilang nasisilayan na siya namang nagbibigay sa kanila ng malamig na simoy ng hangin. Sa pagtungtong ng alas dos ng hapon, matagumpay naman nilang narating ang baryo. Habang naglalakad sila sa sentro, sumalubong sa kanila ang mga taong abalang-abala sa pamimili ng mga pangangailangan nito. Hindi naman nila yun gaanong pinapansin, lalo pat iisa lamang ang kanilang pakay kung bakit bumaba sila sa kanilang lugar. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, merong naramdamang kakaibang presensya itong si Akol. Dahil sa bigat nito, dahan-dahan naman nila yung sinundan hanggang sa hindi naglaon, bumungad sa kanila ang dalawang kubong nakatayo sa limang puno ng nyog na halos wala ng dahon. Habang pinagmamasdan nila ang buong paligid, may napansin naman sila roong isang lalaking may bitbit na tipak ng kahoy at sa kaliwang kamay nito, hawak-hawak nito ang isang malaking palakol. Pagsilay ng lalaking yun sa kanila, walang takot naman yung lumapit at kasabay nito ang pagtanong nito sa kanila ng, "Sino kayo? Ano ang kailangan nyo rito?" Sa tono ng lalaking yun, parang napakakampante nito na parabang sa lahat ng aspeto, hindi sila roon mananalo. Pagkarinig naman ni Akol sa sinabi ng lalaki, seryoso naman siya roong sumagot ng, "Kayo ba ang nagpahirap sa tsuhin ko? Anong ginawa niyang kasalanan sa inyo? Bakit kayo nagpang-abot sa ganun? Magkakalahi tayo ah. Kahit hindi tayo magkauri, iisang dugo lamang ang nananalaytay sa ating mga katawan.
Nang marinig naman yon ng lalaki, tumawa lang naman ito sa kanyang harapan at parabang isang katawa-tawang bagay ang mga katagang inilahad niya rito. Maya-maya pa, bigla naman yung sumeryoso at kasabay nito ang paglapit ng pagmumukha nito sa kanya, sabay sabi ng, "Dahil mahihina kayo, wala nang ibang dahilan. Kaming mga makakapangyarihan, magagawa namin ang lahat ng aming nais. Kayo namang mahihina, wala kayong magagawa kundi ang sumunod at magpaubaya." Dahil sa sinabi nito, bigla namang nandilim ang paningin ni Akol. Niminsan kasi sa buong buhay niya, wala pang kahit na sino ang naglakas ng loob na maglahad ng ganoong mga bagay sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman niyang binunot ang kanyang sundang at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtaga sa ulo nito. Sa paglapat ng talim ng sundang sa ulo ng nilalang, kitang-kita niya ang pagkatapyas ng balat nito, kung saan sa ilalim ng balat na yon, unti-unti na niyang nasisilayan ang totoong anyo ng aswang. Maya-maya pa, bigla naman yung umisi sa harapan niya habang namumula ang mga mata. Sa puntong yon, bakas naman sa pagmumuka ni Akol ang takot na unang beses pa lamang niyang maramdaman. Pag-angil naman ng nilalang na yon, dahan-dahan naman itong kinuha ang bumaon na sundang sa kanyang ulo na siya namang hindi na nagawa pang tutulan ng kanyang katawan. Sa puntong yon, ang tanging sumagi sa kanyang isipan ay ang hangaring makauwi ng buhay sa kanilang sityo. Napag-isip-isip niya kasi, totoo ang bawat katagang inilahad ng lalaki. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nagsilabasa na rin ang iba pa nitong mga kasama na nasa loob ng kubo. Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman silang napaatras na siya namang labis na ikinatuwa ng lalaki. "Sige, pagbibigyan ko kayo ngayong makatakas dito. Pero sabihin nyo sa sityo nyo, humanda sila mamayang gabi. Wala kaming ititira sa inyo. Tamang-tama, nagkakaubusan na kami rito ng makakain. Alis na, bago pa magbagong isip ko." Wika ng lalaki sa kanila. Pagkarinig naman ni Akol sa sinabi nito, dali-dali naman silang sumakay sa kalabaw at walang pagdadalawang isip na tinahak ang daan pabalik sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng alas 6 ng hapon, kakarating lang nila sa kanilang lugar. Habang binabaybay nila ang sentro nito, marinaman naman nilang inabisuhan ang lahat ng taong nasa labas pa ng kani-kanilang mga tahanan. Dahil sa kanilang mga sinabi, nagdulot naman yon ng matinding takot sa kanilang lugar. Bawat taong nakarinig sa kanilang mga abiso, kanya-kanyang tago sa kanilang mga tirahan. Maya-maya pa, pagdating ni Akol sa bahay niya, inabisuhan niya ang kanyang mga kasama na maghanda. Inilahad niya rin rito, meron siyang gagawin, kaya maaaring mahuli siya sa labanang magaganap. Dahil sa kanyang sinabi, dali-dali namang umalis ang kanyang mga kasama upang humingi ng tulong sa mga kauri nila. Sa pagsapit ng alas 9 ng gabi, napakatahimik na ng buong paligid. Yung mga kasama nila noon, rinig na rinig niyang naglilibot sa kanilang lugar. Si Akol naman, nakakulong sa kanyang silid, taimtim na nagsasagawa ng ritual. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang matapos na niya ang mga usal para rito, agad naman siyang humiga sa simbolong ginawa niya gamit ang kanyang dugo. Pagyakap niya sa batong nasa gitna ng ritual na yon, inusal niya ang 10 kataga ng 5 beses. Matapos niya yung may isa katuparan, doon niya nasilayan ang pagkakaroon ng isang malaking siga malapit sa dugong ginamit niya sa pag-ukit ng mga simbolo sa sahig. Hindi naglaon, mula sa sigang yon, lumabas ang isang may sungay na nilalang na merong umaapoy na mga mata. May sa paniki rin yung mga pakpak at meron yung katawan
na halos may hahaling tulad mo sa bangkay ng taong malapit ng maagnas ng tuluyan. Saksing buhay ang kanyang asawa sa mga pangyayaring yon, gawa ng isa yon sa mga naging katuwang niya para maisakatuparan ang nasabing ritual. Habang pinagmamasdan naman ni Akol ang nilalang, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na punyal at kasabay nito ang pagsugat niya sa kanyang palad, hudyat ng pakikipagkasundo sa demonyo. Bagaman ayaw yung ipagawa ng asawa niya sa kanya, wala yung pagpipilian, lalo pat yun lamang ang paraan para matalo ang kanilang mga kalaban. Matapos naman itong maisakatuparan ni Akol, mabilis namang naglaho ang nilalang na yon, kung saan sa puntong naglaho na ito sa kanilang silid, doon niya naramdaman ang nag-uumapaw na lakas sa kanyang kalooban. Pagtayo niya, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang asawang manatili sa loob ng bahay nila at bantayan ang kanilang mga anak. Sa paglabas niya sa kanilang tahanan, doon bumungad sa kanya ang mga kasama niyang nakikipaglaban sa mga aswang. Ang iilan sa mga ito, nakasubasob na sa lupa, dilat na dilat ang mga mata, habang hawak ang parte ng katawan nilang nagtamo ng pinsala. Maya-maya pa, nang masipat naman siya ng tatlo nilang kasama, agad naman yung lumapit sa kanya, bit-bit ang kanilang mga armas, habang paika-ikang naglalakad. Akol! Mauubos na tayo! Anong gagawin natin? Nanghihinang wika nito sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, inabisuhan niya yung maghanap ng lugar kung saan makakapanatili ng ligtas ang kanilang mga kasama. Pagkalahad naman niya ng bagay na yon, bigla namang napasigaw ang kausap niya matapos nitong masilayan ang isang aswang na mabilis na bumulusok patungo sa kinaroroon na nila. Matapos yan, mahinaho naman siya roong nagwika habang itinataas ang kanyang kaliwang kamay. Sinasabi ko sa inyo, hanggat nabubuhay ako, wala kayong dapat ipag-alala. Paglapit naman ng nilalang sa kinaroroonan niya, laking gulat na lamang ng tatlo nang masipat nila yung tumigil sa harapan mismo ni Akol. Pagtitig niya sa nilalang na yon, bigla namang nagsiuslian ang mga buto nito hanggang sa hindi naglaon, tuluyan na yung nawala ng buhay. Pagbagsak nito sa lupa, para na yung naging isang bola buhat sa nagkandalukot-lukot nitong katawan. Ayon sa mga kasama niya, para yung dinurog ng kung anumang puwersang hindi kayang makita ng kanilang mga mata. Sa puntong yon, lahat ng mga aswang na nanginginain sa kanilang sityo bahagyang natigilan dahil sa ipinamalas niyang lakas. Paglapit naman sa kanya ng lalaking nakausap niya sa baryo, kitang-kita niya ang pagnisi nito habang nagwiwika sa kanya ng "Hindi ko inaakalang may mga hangal pa palang taong katulad mo. Bueno, magandang gabi sa inyo. Inihahayag ko ngayon mismo ang aming pagsuko sa digmaang ito." Kasabay ng pagwika ng lalaking yon, ay yung mabilis naman itong pagtakbo papalayo kasama ang mga kauri nito. Pagtigil naman ng lalaking yon di kalayuan sa kanilang lugar, panay naman ang ginawa nitong paghalakhak dahil ang buong akala niya hindi siya kayang habulin ni Akol. Subalit, pagsilay niya sa kanyang tabi, nasipat niya yung nakaupo, seryosong nakatitig sa kanyang kinaroroonan. Nang akmang tatakbo pa siya, bigla naman siya nitong tinigalpo gamit lamang ang tatlong buhay na salita. Pagtigil ng nilalang na yon, pwersahan naman itong binitbit ni Akol patungo sa bahay ng matandang manggagamot sa kanilang lugar. Sa halos ilang oras na pagdukot nila rito, pinahirapan nila ito hanggang sa magkusang loob na ang nilalang na yon na isuko sa kanila ang lunas sa yanggaw na tinamo ng kanyang tsuhin. Matapos naman itong maialis ang lahat ng sumpa,
Agad naman niya yung kinitila ng buhay sa harapan mismo ng kanyang mga kasama. Lumipas pa ang mga araw habang nagpapagaling ang tsuhin niya. Isa-isa niyang hinanap ang lahat ng kaanib sa angkang yun. Ayon sa kanyang asawa, nagawa naman yung malipol ni Akol, pero isang taon lang noon ang lumipas, nadatnan niya yung wala ng buhay sa silid nito. Inaasahan naman nila ang pangyayaring yon, lalo pat alam nila sa kanilang mga sarili na wala pang nakakaligtas sa ginawa ni Akol na ritual ng pakikipagkasundo sa Diablo. Okay, opinion ko sa kwento. Ritual ng pakikipagkasundo sa Diablo. Alam ko kasi itong lahi ni Akol sinabi naman sa kwento na parang mangkukulam na silang lahat, di ba? So parang dun pa lang, automatic na inaalay mo na yung kaluluwa mo sa masamang panig. Which is yun nga, yung mga demonyo, Diablo. Pero yung gagawa ka pa ng ritual para ialay ulit yung sarili mo, talaga namang nakakapangilabot yun. Kasi isipin nyo ha, pag namatay tayo, may purgatorio. So itong si Akol, dediretso na to ng impyerno. Darating yung araw ng paghuhukom. Parang marereincarnate tayo, papalagay na natin ganun. Yung next life ni Akol, yung kaluluwa nun, nasa impyerno na kaagad. Isipin niyo kung ganong ginawang sakripisyo ni Akol para lamang maipagtanggol yung buong baryo niya. Pero syempre, saludo pa rin tayo sa ginawa nito, di ba? Kasi sino ba naman yung magsasakripisyo ng buong buhay mo hanggang sa susunod na buong buhay mo, pahihirapan ka na ng mga demonyo. Walang mag-iisip na ganyan kundi isang huwarang pinuno lang o leader ng samahan. Etong si Akol, masasabi ko talaga to na huwarang to, huwaran. Kasi, di ba nga, ang hirap nung ginawa niya eh. Yung pangalang pagiging mangkukulam, sinakripisyo niya na yung sarili niya sa demonyo eh. Tapos gagawa pa siya ng isa pang kasunduan para medyo nakakakilabot kalaban tong si Akol, di ba? Pero syempre, kapalit nun, bibigyan siya ng pambihirang lakas o kakayahan ng Diablo. Which is yun yung ginamit niya para magapi yung mga aswang. Diba? Ang galing lang ng kwento na to. Sobrang ganda. Alam ko karamihan sa inyo gusto yung ganito. Yung kaliwa laban sa kaliwa tapos may isang mamamatay. Dito naman sa sitwasyon natin, yung bida natin yung namatay. So parang, hindi ko masabi kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Parang masakit na parang okay lang kasi kaliwa to. Pero bida eh. Diba? So alam naman natin na pangit pag namamatay yung bida. Pero wala tayong magagawa. Ito talaga yung kwento na yun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.